Yung dilawan, yun yung kulto na pag hindi ka kasama sa kanila, mali ka at sila parating tama. Yung hinalal ng CA na minority leader ay hindi miyembro at hindi originally miyembro ng Senate minority. Sabi ko rin kahapon, hindi naman pwede na sa isang sandali, kunyari opening of session, independent ka, and then sa ibang sandali, majority ka, halimbawa sa pagmimiyembro sa mga komite, and then sa ibang sandali, minority ka. So ito tanong ko, Senator Risa, hindi ba nung naging presidente si President Duterte, majority siya? Majority siya, kay Senator Coco, di ba? Oh, then nung nagka-problema, anong ginawa? Lumipat sila sa minority. Oh, so kung pina-clarify ko ngayon na independent ako pero minority, why independent? Kasi hindi ako kasama ng dalawa. Why minority? Because hindi ako kasama ng majority ni Senate President Sudiri. So anong kaibahan yun na sila, dati silang majority, tapos nag-minority sila? So bottom line, she wants the position. And I respect that. Ako nga ang Senate minority sa CA, hindi ko alam kung member ako ng minority block sa CA. Kasi ang nandun ngayon ay dalawang minority mula sa House na totoong nasa CA at may isang sa pagkaalam ko at sa pagkaalam ko sa journal ng opening of session ay hindi minority sa Senate kung hindi independent. Lang ko pang linawin sa sarili ko kung kayang kong linawin kasi napakamalabo. She wants to do a good job, so do I. But again, tatanong ko sa kanya, Senator Risa, ang mas importante sa'yo. We do a good job, we fiscalize, we serve our people for position. Kasi nag-giveaway na kami sa lahat ng position sa kanila eh. Kasalanan ko ba na walang nag-nominate sa kanya at ako yung binoto ng majority? Hindi. So, bakit niya gagawing issue yon? So, I want to work with everyone, including Senator Coco and Senator Risa. But it's not about position. It's about strengthening. Yun po ang problema sa punto ng dilawan na pag hindi ka kasama sa kanila, hindi ka na opposition, hindi ka na minority. Hindi dilawan. I have great respect for Ninoy Aquino. I worked well with President Aquino. Iba yung dilaw at dilawan. Yung dilaw, isang partido yon na kailangan restituin natin. Yung dilawan, yun yung kulto na pag hindi ka kasama sa kanila, mali ka at sila parating tama.